Mapapansin niyo, sir, ito may 8x8. Pero diyan yan sa transmission, no? Mamaya na natin yan na-discuss yan. Ito, sir, na part na to, fuel tank, no? Ito, fuel tank. Yung fuel tank, sir, ang capacity 62 liters. 62 liters. Pero hindi nila, hindi. Yung capacity po. Capacity. Yung full tank. 62 liters po. Tapos may gripo po yan. May sara po. On-off ng fuel. Water separator. Fuel filter primary. Secondary. Oil filter. Water separator, sir. Ito, sir, ang water separator. May pula po yan. May pitch na red. Makikita nyo po yan. Pag umangat po yan, automatic may tubig po yan. Lulutang siya, malutaw. Lulutang yan. I-drain mo natin yan tuwing. Pero ang maganda po yan, advisable, i-drain po natin tuwing umaga. Pero dapat hindi po nakastart ang engine, no? I-drain nyo lang po yan. Patay siya. Para bumaba po yung tubig kasi nag-contaminate din yan. Kahit po may shed po tayo yan, kahit po yung ano, kasi kung mag-galon tayo sa pagkakarga, meron din po yan na iiwan. Moisture. Moisture niya. Eh, may po... Kaya magre-release tayo ng tubig. Oo, yes po. Okay. Kaya mo siya may water separator. Tapos, sir, ito yung fuel injection pump sa part na to. Pag naubusan ng diesel, sir, itong feed pump, no? Iangat nyo to. Magbi-bleed po, sir, ini dito po. Dito po, primary. Ito po yung secondary. Dito po sa secondary. Mag-bleed ng diesel. Ito yan yan. Tapos dito po, 3-cylinder po lang po yan yung engine natin, 3-cylinder. 3-cylinder, tapos po, dito po yung naglalagay po tayo ng engine oil, yung oil dipstick. Yan po yung normal talaga po. Laman ito. Ito na lang, ano, tingnan natin yung mag... Pero ang gauge po nito, hanggang dito po yon. Ang capacity po ng engine oil natin ay nasa 8.3 liters. 8.3 liters po. Yung biscuity ng oil po, yung ginagamit natin, 15W40 po. Kahit ano. Ayun tayo. So, sir, yung alternator natin, ito ng recharge ng battery. Yung belt, sir, kung ano po yung adjustment po, ito lang mag-adjust po tayo na. Ito, sir, yung radiator po, Land Cruiser Bower. Ito po yung radiator. Dito po kayo magtitingin ng water po o coolant. Dito po yan. Minimum po, okay lang po yan kasi normal umandar po siya. Pero pag malamig po yan, automatic po nagtaas yan. Kaya dapat pag nagtingin kayo po na hindi po siya umandar. Okay, sir. Basahan po siya. No? Ito, sir, yung type po ng air cleaner po ito. Tapos ito po yung ano niya. Ito, sir, yung ito po, yung mga kuha na yan. Alikabok po yan. Dapat po lilinisin natin to. Once a week. Bubuksan to. Ito po pinipasan. Pwede siya pa ilinis tubig. Pwede po. Dapat patayuin niyo bago niyo ilagay siya. Pero kunin namin yan. Dito lang po sa taas. Tapos po, ito po yung hindi po to inahanginan, no? Yung air cleaner natin kasi naka-oil po yan, oil bath po ang tawag dito. Pag nag-PMS po tayo, nagpapalitin po dito ng langis. Kaya ang bibilin yung langis ay siyam na liters kasi ang iba dito pupunta yan. 9 liters po. Pag mag-change oil tayo, kaya aabot siya ng 9 liters. Pag-change oil, itatapon yung langis dito. Yes po, okay. Ugasan nyo po kahit ugasan nyo ng diesel, tubig, at gasolina, pwede. Pwede po. Mas, basta pandinis siya sa akin. Yes po. Tapos po, ito po yung front plate niya, pwede swallow. Ito po, naka-design lang po yan na for towing po siya, pero hindi po yan advisable na hihilahin nyo po dyan kasi nababasag po ito. Ang maganda po dito, tatanggalin nyo po itong dalawa, ito po may butas po yan dito.
Diyan nyo po maglagay. Balance front weight lang po natin yan. Balance lang po yun. Mas po dito, ikot po tayo dito. Dito po sa part na to, nandito po yung starter natin, hydraulic pump, steering pump, tandem po yan, magkadugtong. Oh, magkadugtong. Ito pong filter na to, hydraulic filter po yan. Tapos ito po, yung steering fluid natin. Ito po, nakalagay po yan, nakanote na po, yung oil steering system natin, same as a transmission oil. Hindi po oil tin ang ikakarga natin, hindi po ATF. Kung ano po nilalagay natin sa transmission oil, yun din to. Hydraulic 68. Hydraulic 68. Yan po, mag-check tayo ng bell. Tapos nandito yung ano. Nandito rin po yung mga part po ng electrical natin, yung starter relay. Nandito po yung fuse. Ito po, mga fuse natin. Ito. Ganyan po, fuse. Ito po yung transmission natin, no? Ang transmission natin at saka yung hydraulic oil, isang langis na po. Mamaya sir, didiscuss natin, meron po yung nakadikit yan sa procedure sa pag-PPMS. Ito nilang hours, ilan ang papalitan, meron po yan. Tingnan natin, saan natin muna po. Tingnan niyo po yung note, tingnan niyo po sa manual, meron po yan dyan. Ano nandiyan sa manual, sir? Oo, nandiyan po sa manual po. Asan ba yung manual dyan? Nandiyan po, sir, sa trailer. Doon, nasa ano? Tapos, sir, nandito po, yung nakita niyo kanina na 8x8 po yan, yung transmission po natin, 8x8. Ibig sabihin po, 8 yung reverse, 8 yung forward. No? Ito po yung sa kabila, yung orange po, kabila sa may kilid ng upuan. Kaya nakalagay po yan, LH. Low gear. Low high. Low high. Low high lang po yan. Yung dito po, nandito yung 1, 2, 3, 4. Tapos ito po, FNR. Forward, neutral, reverse. Ay, ito, hindi pa pag-run. Cabin. Ito pag nag-operate. Ah, hindi. Low gear lang siya kag high gear. Yes, sir. Pag nag-operate po tayo sa PEL, ang advisable lang po, low gear. Low gear lang. Either ini... Low gear, itong dilaw. Orange po, sir. Orange. Okay. Kahit anong gear po kayo, sir, primera, segunda, tercera po, basta low gear. Depende po sa application nyo po. 8x8 po. Tapos ito po yung gauge ng parking brake. Yan po yan. Release po ngayon. Tapos i-shock nyo lang yan po. Pag maging gauge po, ilahin nyo muna. Hindi pa yan nakakagat po, dapat i-hear pa kanito. Ito sir, yung control na itong isa, differential lock na, yung team. Differential lock? Alam nyo ba yung ibig sabihin ng differential lock? Opo. Paano sir? Pag, ano, dual lock. Hindi po yan. Iba po yan sir. Ang differential lock at saka yung dual, iba po yan. Kahit po kayo naka four wheel, yung dual po, yan po yung sinasabing four wheel. Pag naka-dual po kayo, kahit naka-dual po kayo, hindi kayo naka-engage, hindi po si differential lock, lulubog pa rin po kayo. Kasi ang four wheel po, papaganayan niya lang po yung apat na gulong. Ang differential lock po, pag ito naka-apak ang isang gulong sa malambot, yung nasa malambot lang po yung iikot, yung sa kabila po sa kanan, naka-hinto po yan. Pag in-engage mo po sa differential lock, sasabay na po yung ikot. So makakaalon siya. Depende po yan sir, depende po. Iikot lang po siya, hindi ko po masabi kung makakaalon po yan kasi depende po yan sa inyo. Diskarte na lang ni Targlin. Yan po yung diferensya. Tapos sir, ang dito tayo ng 15 po yung control natin. Hanggang 15 lang po ang lalim niyan. 15 cm. Hindi lalim, malalim. Opo. Hindi po. Yung angat po niya. Angat lang. Hindi ko po masabi kung centimeter po yung angat, yung angat niya lang po yan. Kung hanggang saan mo sa ibababa yan, hanggang dyan lang po siya. Yan. Yung disc lang po, contain lang yan, hanggang din lang siya yan. Hindi yan sasagad sa ilalim. Pero kung gusto niyo isagad, isasagad niyo po sa ilalim yan. Basta malambot po, babaon po ng babaon niya. Ito po yung po, drop control. Ito pong isa, yung dilaw po, position. Position control. Yung alam nyo yung implement na ginagamit dito ay yung trailing harrow po yun. 2 feet or 3? Ganito rin? Hindi. Malaki to?
ito rotavator. Ito po yan disc plow. Pero yung dito po yung may mga hydraulic. Trilling arrow po. Rastillo. Rastillo yan. Oh, yun, rastillo. May hose man to. Oh, yun, may hose. Dito po yung control. Tapos po mag-connect po tayo ng propeller dito po. Kasi yun ang trace eh. Abit natin yung propeller. Po dito, gear L140. Nandito po yung level niya. No? Ganoon. Di wala po siyang stick. Kasi yun ang propeller. Cool. Kaya ako 10 liters pa ito? 10 liters? Sir, ito yung propeller natin kahit saan po yan naka-attach. No? Ito sir, pag mag-engage, pagkabit po tayo dito, kailangan po lakihan natin ang brasa, no? Pero hindi na, wala tayo. Ito po, ipipress lang po natin ito para pumasok. Nakadyan po, nakalakihan. Tapos ganun din po sa kabila. Ito sir, ito mapuputol talaga ito, fuse bolt. Fuse bolt ang tawag dito kasi kapag nakapakyan na matigas, automatic yung mapuputol. Ito natin naman ako. Press.